Good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating morning prayer devotion ngayong 6 a.m. So ngayong umaga po, ako po ang inyong makakasama and bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. So Heavenly Father, we thank you Panginoon sa araw na ito. Salamat O God dahil ginising niyo kaming muli upang makapakinig ng inyong, sa inyong salita O God. Lord, salamat dahil ang bawat araw ay bagong pag-asa at bagong chance na ibinibigay niyo sa amin. Lord, we pray na i-buksan niyo po yung mga puso namin sa pag-aaral namin ngayong umagang ito. Matanggap namin, Panginoon, yung inyong mga salita at matutunan namin ito, hindi lamang maging head knowledge, Lord, kundi ma-i-apply namin sa aming buhay. Lord, salamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. At lahat ng papuri at pagsamba, Lord, ay ibinibigay namin sa inyo. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Amen. So, kahapon po ay day 11 na po ng ating 40 days challenge sa purpose-driven life. At kahapon nga po ay sinabi ni Tita Emma na God wants us to be His best friend. So, natutunan din po natin kahapon yung two secrets of developing friendship with God. So, ano nga po ba yung becoming best friend with God? So, becoming best friend with God is hindi lang po ito yung pag-attend natin sa church every Sunday or yung pagsama po natin sa mga small groups every week or yung pagkakaroon ng ministry involvement. So, becoming best friend with God, nabanggit po kahapon na it is having a constant conversation with Him all throughout our day. At hindi po ito yung appointment based na, okay Lord, ang time ko lang para sa'yo to talk with you is 5 a.m. to 6 a.m. Ito lang po yung quiet time ko na makipag-usap ako sa'yo. So, hindi po yun, no? Because friendship with God is built by sharing all our experiences with Him. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng constant conversation sa ating Panginoon? Palagi ba tayo magbabasa ng Bible all throughout the day? Siya pa hindi po, no? Kasi yung iba po sa atin, may mga trabaho, marami pa rin ginagawa sa buhay. So, having a constant conversation with God can be done through yung tinatawag nga pong breath prayers. Ito po yung mga very short prayers or declaration or basta yung pakikipag-usap lang natin sa ating Panginoon. Very, very short na, Lord, help me today. Lord, papasok na ako. Bigyan niyo po ako ng wisdom as I go about my routine today. Yung mga ganun lang po. Very short. But we can do it anytime, nasan man tayo, kung ano man yung ginagawa natin. We can have a constant conversation with God. And binanggit din po kahapon yung becoming best friend with God is also about continuous meditation of His words. So, paano po ba mag-meditate? Madali lang po. Kung kayo po ay madalas iniisip natin yung mga problema, palagi nating iniisip yung mga problema, ang tawag po dyan is worrying. Pero kapag ang palagi nating iniisip is yung salita ng ating Panginoon, kung ano ba yung word nga ni Lord sa akin today, ay sinabi ni Lord ganito. Kung palagi po nating iniisip yung salita ng ating Panginoon, that is what we call meditating. So, we cannot love God without knowing Him. And we cannot know Him kung hindi din natin alam yung mga salita niya. So, paano ba natin malalaman yung mga salita ng ating Panginoon? So, it is very important to really read our Bible every day. Diba may kanta po yun na, nakalimutan ko yung lyrics. To read our Bible every day and meditate on His words every day. Hindi lang every day, every milliseconds of the day, we constantly converse with Him and continually meditate on His words. So, ang prayer lets us speak to God, and meditation lets God speak to us. So, ang prayer po ay
pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. At ang meditation, yun naman po yung ang ating Panginoon ang nangungusap sa atin. So, today, itutuloy po natin yung secrets in developing friendship with God. So, meron po tayong 4 points ngayong umagang ito. So, samahan niyo po ako. Buksan po natin ang ating Bible sa James 4 verse 8. It says, "Draw close to God, and God will draw close to you." Kung maaalala niyo po, meron po tayong kanta yung "Draw me close to you, never let me go, lay it all down again, to hear you say that I'm your friend." So, ang sarap po, no, na masabi natin na I am a friend of God. So, ngayong umaga, declare naman po natin na I am a friend of God. Yan, sabihin po natin. Okay? Sinabi niyo na po ba? I am a friend of God. Yan. So, like any other friendship or relationship po, no, we should work it out. So, pag wino-work out po natin ang isang relasyon, it takes initiative, time, energy, and effort. So, today, i-reveal po natin yung 4 secrets in developing friendship with God. So, unang-una po is being honest with God. So, alam naman po natin na building block ng isang relationship is honesty. And being friends, kung maalala nyo po yung mga kaibigan natin, siguro isipin nyo po yung mga pinakamalalapit nyong kaibigan. Having friends, we can be just ourselves, no? Yung walang halong pagkukunwari. Tayo lang. Yung tunay na ikaw. No pretentious, no best foot forward. Just being yourself. So, ganun din po yung gusto ng ating Panginoon na i-build natin, i-develop natin friendship with Him. And marami po sa Bible characters na mababasa natin na very honest sila sa ating Panginoon. Di lang honest, very frank din kung ano yung nasa sa loob nila, talagang sinasabi nila sa ating Panginoon. And one example is si Abraham. Malala niyo po, si Abraham ay isa sa tinawag na friend of God sa Bible. And during that time na i-destroy ng ating Panginoon ang city of Sodom, maalala nyo po, yung pamangkin ni Abraham na si Lot ay nasa Sodom. So, thinking that, Abraham negotiated, talagang nakipag-negotiate siya sa ating Panginoon na, "What would it take, Lord, to not destroy the city? Paano kung may 50 righteous men?" Ganyan. So, yun, nakipag-negotiate siya hanggang down to 10 righteous man. So, nakita natin, pwede pala yun, no? Pwede pala tayo makipag-negotiate sa ating Panginoon. So, that's how friendship works sa ating Panginoon. And meron pa, si Job. Kung maaalala nyo po ang buhay ni Job, talaga namang from highest to lowest point of his life, naging faithful siya sa ating Panginoon. And kung babasahin nyo yung mga parang lamentations ni Job, talaga yung bitterness niya, in-all out niya, sinabi niya sa ating Panginoon. Di siya, walang reservation, sabi niya lahat. God allowed Job to vent his bitterness. So, ang bitterness daw nga po is, isa siya sa greatest barrier to have friendship with the Lord. And, meron pa. Actually, madami, pero hindi ko po lahat babanggitin, no? So, maalala niyo po si Moses, kung saan pinakyat siya ng ating Panginoon sa mountain, and then yung mga Israelites sa baba na iniwan niya ay nagbuild ng golden calf, at yun na yung sinamba nila. And the Lord really burnt with anger, and talagang nagalit ang ating Panginoon at sinabi niya, "I-destroy ko ng Israelites. Moses, sa'yo na lang ako mag-start ng bagong generation." But, nakita natin, being a friend of God, Moses said to our God in Exodus, sabi niya, "Lord,
Why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand? Why should the Egyptians say, it was with evil intent that he brought them out, to kill them in the mountains and to wipe them off the face of the earth? So, sabi pa ni Moses, turn from your fierce anger, relent, and do not bring disaster on your people. So, parang ini-imagine ko yung eksena, no? Galit na galit si Lord. Tapos, sabi ni Moses sa kanya, Lord, di ba, you brought them out of Egypt. Tapos, sabihin mo, ide-destroy mo sila. Ano na lang sasabihin ng mga Egyptians? Sasabihin nila, inalaw ng Panginoon nilang makalabas sila ng Egypt pero i-slaughter din pala sila. O di ba? Parang ganun po yung sinasabi ni Moses sa kanya na ikaw ba kung hindi ka kaibigan ng Panginoon kaya mong sabihin yun sa ating Panginoon? Di ba? Imagine how close Moses and God during that time that he was able to say that to God na, Lord, di ba sabi mo, so ibinalik ng ating, ni Moses kay Lord, no, yung burden na, Lord, wag mo silang i-destroy. Yan. So, being completely honest with God, we can tell God exactly how we feel. Hindi natin kailangan i-sugarcoat, hindi natin kailangan paligoy-ligoy pa. God sees our heart. He sees our motive. He really understands us. We just have to really be completely honest with our Lord. Kasi doon nabubuo yung intimacy natin in having a friendship with God. Yan. So, yun. So, let's be all honest sa ating Panginoon. Wala naman po tayong maitatago sa kanya. So, why don't we just be honest with ourselves at sabihin sa kanya lahat ng ating nararamdaman. And second is, obey God in faith. So in John 15, verses 14 to 15, it says here, you are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my father, I have made known to you. So, kung babasahin po natin maigi, lalo na yung verse 14, sinabi dito na, you are my friends if you do what I command. Parang, kung sa una sasabihin natin, may friends bang ganun na, okay, friends tayo, pag susundin mo ako ha. Parang ganun po yung dating eh. Pero, iisipin pa natin, parang mas pang master and slave yung statement or parang parent and child. So, we really don't think normally na sa isang friendship is yung obedience is a characteristic of friendship. Pero diba, palagi all throughout the Bible, ipinapakita that obedience is a condition in building intimacy with God. So, being called as friend of God does not mean casual friend, but a close and trusted friendship. So, may napanood po akong K-drama, no, na wherein the crown prince, meron siyang dalawang best friends. Yung isa is his bodyguard, personal bodyguard, at yung isa is a scholar, a son of a very powerful family within the palace. They are best friends. They grew up, mula nung bata pa sila, that they grew up being friends with the crown prince. But at the same time, they are loyal subjects of the king. At pag sinabi pong loyal subjects of the king, these people must obey the king's command. So just like us, parang ganun din po yung relationship natin, no, being friends with Jesus Christ, but still a loyal subject of the King, our Father God. So, being friends with God does not mean we are equal with God. We obey out of gratitude and out of love, not out of duty or fear or compulsion. Tulad nung
noong Old Testament times. So, nung dumating ang ating Panginoon, Panginoong Jesus, no, nung na-torn na yung veil, so nagkaroon na tayo ng accessibility, easy access sa ating Panginoon. So, anytime we can call unto Him, we can speak unto Him, talk to Him. Ganun. So, love motivates us to obey willingly, immediately. And remember, sinabi din po sa Bible na obedience is better than sacrifice. Kasi po, nowadays, human attempts to look good sa pagsaserve sa ating Panginoon. And in doing that, parang ang ginagawa na lang is performing the traditions, religious duties na akala natin yun yung ibig sabihin ng pag-o-obey sa ating Panginoon. And even the good activities we do, such as giving tithes and offering, attending to the church services, praying in public, akala natin it is as important as obedience sa ating Panginoon. But actually, these are just the sacrifices. So, makita natin talaga, obedience is better than sacrifice. Dahil maaaring ginagawa natin lahat ng ito, but yung obedience natin sa Panginoon, hindi talaga, because we just do this out of duty or out of compulsion or fear sa ating Panginoon. So, I hope and pray na bawat isa sa atin ay makapag-obey sa ating Panginoon wholeheartedly, walang other motives, just to honor our God and to give Him glory. Yan. So, next po is yung value what God values. So, becoming friends with God, we are starting to value yung mga bagay na importante din sa ating Panginoon. And the more we draw closer to God, the more we care about the things He cares about. And kung ano yung nagpapag-grieve sa Kanya, nag-grieve din tayo. Parang talagang yung magkaibigan talaga. Kung ano yung importante sa Kanya, yun din yung importante sa atin. Ano nga ba yung what does God care most about? Actually, it is redemption for His people. So, sa Mark 12:30-31, mababasa po natin, sinabi dito na, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So, nakita natin doon na, ito pala yung greatest commandment na sinasabi ng ating Panginoon. At He values, binibigyan niya na importansya yung, aside from mahalin natin ang ating Panginoon, dapat marunong din tayong magmahal ng ating kapwa. Yan. So, habang lumalalim yung ating pagkakakilala sa ating Panginoon, nagkakaroon din tayo ng compassion para sa ibang tao. Hindi na tayo yung selfish na, okay na, save na ako, ganyan, bahala na rin sila. Parang ganun. So, nagkakaroon tayo ng compassion para sa iba na makikita natin yung marami pa rin sa atin ang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Lalo na yung napapanahon ngayon na current issue or concern yung kay Joy Spring tungkol dun sa sinabi niya. And habang binabasa ko yung mga comments, nakakalungkot lang talaga na ang dami pa rin pala talagang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Na imbis na mainis tayo, Christians, dapat magkaroon tayo ng puso, magkaroon tayo ng compassion na oo nga, as a Christian, ang laki pala din ng responsibility ko na marami pa pala tayong hindi naaabot at nailalapit sa ating Panginoon. So, it is a challenge for us na bawat isa sa atin, hindi lang pastor ang may responsibility to share the Word of God or to preach the Word of God. Maging tayo po
na nakikinig at nanonood ngayong umaga, you have a responsibility. So I hope na i-take po natin yung challenge na to na mag-touch tayo ng mga buhay at ilapit natin sila sa ating Panginoon. Ayan. So, lastly is desire friendship with God more than anything else. Sinabi po sa Psalms, I think si David po ang nagsulat. He says here that your love means more than life to me. Sabi po niya sa ating Panginoon. Maari pong yung iba sa atin dito na nakikinig or nanonood might be passionate about God in the past. But habang tumatagal or may mga nangyari siguro that they've lost their desire. Tulad po ng mga taga Laodicea, kung mababasa po natin yung mga letters ni Paul, yung mga taga Laodicea, they left their first love, sinabi po doon. Ang mga taga Laodicea, they did the right things, pero yung conditions ng puso nila is iba na. Yan. So, hindi na yun out of love. Ginagawa na lang nila yung mga religious activities out of duty. So, sana po ang bawat isa sa atin, no, hindi po tayo dumating dun sa point na yon. And kung dumating man po tayo, at right now, ganun na po yung nangyayari sa atin. I-desire pa rin po natin na magkaroon tayo ng friendship with God more than anything else in this world. So, hindi pa po huli. God is giving us many chances sa bawat araw na nagigising tayo. It's a chance and opportunity from our God to really seek Him, to really desire friendship, and have an intimacy with our God. So, sometimes, ang Panginoon natin, sometimes, sa buhay natin, nakakaranas tayo ng mga pain, troubles, tests, trials, and we can use this pain that we are feeling to fuel our passion. Dahil ang problems po natin are not punishments. So, dapat makita po natin in a different perspective na ang mga problema po natin sa buhay ay hindi ito punishment. Ano po ang Tagalog ng punishment? Parusa. So, hindi po ito parusa ng ating Panginoon, kundi they are wake-up calls from our loving God. So, mga wake-up calls lang po ito kasi baking Para naman, magising tayo sa katotohanan na sa bawat araw na iginigising natin, wake up call ito ng ating Panginoon na, anak, magbalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. It's not yet too late. Kung ano man ang edad natin sa mga nanonood sa atin ngayong umagang to, habang buhay pa, may chance pa tayong bumalik sa ating Panginoon. Ano man yung nakaraan mo, ano man yung mga kasalanan na nagawa mo, God is a loving God. But syempre, huwag natin kalimutan, God is a merciful God. So, kung may mga trials man tayo ngayon, maaaring consequence yun na mga nagawa nating kasalanan. Pero, yun nga, God is still reaching out to us. Biro mo, ang ating Panginoon pa ang nagre-reach out sa atin. Imbis na tayo yung magkaroon ng initiative ng lumapit sa Kanya. So, God is reaching out to you today to reach out your hand also at i-desire natin magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Yan. So, we get to choose how close we are to God. So, nasa sa atin yun kung gano'n natin kagustong maging close sa ating Panginoon. And ito lang yung relasyon na it will last forever. So, sana ang bawat isa sa atin, hindi natin ma-miss yung pinaka-importante sa buhay natin. At yun ay yung pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. And having intimate friendship with God is a choice we got to choose. At it does not depend on luck or accident. So today, tanungin natin ang ating mga sarili, ano yung mga practical choices na gagawin natin today in order to grow closer to God. So sana ang bawat isa sa atin, masabi natin na we choose God every day and we choose to be closer with Him in every circumstances sa buhay natin. So
Today, I hope and pray na meron po tayong natutunan at maging wake-up call din po ito sa bawat isa sa atin na kailangan talaga mag-build na tayo ng friendship with our God at kailangan may initiative din tayo na gusto din talaga nating mapalapit sa ating Panginoon. It takes time, effort, and energy. And as we go along the way, maaaring maraming mag-judge sa atin, maraming magsabi, talaga ba? Nagwago na yan. Ganyan. Pero dapat hindi yun yung pakikinggan mo. Dapat ang pakikinggan mo pa rin ay yung boses ng ating Panginoon na, bakit mo sila pakinggan, anak? Ginawa kita at ngayon nire-reach out kita upang magkaroon ng relasyon sa akin. Kasi naman po, hindi naman po yun ang magdadala sa atin sa langit, kundi yung pagkakaroon natin ng relasyon sa ating Panginoon. And yun nga, nakakalungkot talaga na pag nagbabasa ng comments, no, merong mga unbelievers sinasabi na I better go to hell than to have pretentious people like them in heaven. Parang ganun. So, wala pong perpekto sa totoo lang. Hindi, yun po talaga na to. Wala pong perfecto, but we have a perfect God. So, kailangan talaga natin ang Panginoon sa bawat araw. Kaya naman, we should seek Him every day, constantly have a conversation with Him, meditate on His Word, maging honest tayo sa Kanya, mag-obey tayo sa Kanyang sinasabi, trust and obey, sabi niya, di ba? At pahalagahan natin kung ano ba yung mahalaga sa ating Panginoon. So, today, I would like to challenge everyone na magkaroon tayo ng deeper relationship or mag-start ng relationship with our God. So, let's pray. May God prepare our hearts to receive Him today. Heavenly Father, we thank You, Lord, dahil marami na naman po kaming natutunan kung paano mas mapalapit sa inyo, O God. Lord, salamat sa inyong mga truth. And Lord, I know right now, nag-reach out kayo sa amin, Panginoon. Lord, I pray na i-prepare niyo yung mga puso namin. Ibigay niyo din po sa amin yung desire, Lord, to answer Your calling, O God. To reach out din to You, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, yung kamay nyo naka-extend na matagal na inaantay nyo na lang na iabot din namin yung mga kamay namin sa inyo. Lord, salamat dahil ang haba-haba ng pasensya nyo sa amin. Na anumang edad namin, anumang circumstances kami naririto ngayon, naroroon ngayon, Lord, salamat dahil hindi mo kami kinalimutan, hindi ka nag-give up sa amin, Panginoon. And true enough, Lord, You are the God of peace. You are the God of who provides. You are the God who heals. Lord, right now, we also pray na bigyan niyo ng comfort yung family ni Tita Myla. Dahil nag-pass away po ang kanyang mother-in-law, ang mother po ni Tito June. Lord, kayo po yung yakapin niyo po sila, Panginoon. Kayo po yung mag-provide ng pangangailangan nila. Ingatan niyo sila, Lord. And as they face this, oh God, ipakita niyo sa kanila, Panginoon, na nandun kayo, kino-comfort niyo sila, hindi niyo sila iniwan, oh God. Salamat, Panginoon, dahil maging sa buhay ng bawat isa na yung nakikinig at nanonood ngayong umaga. Lord, alam namin never niyo kaming iniwan. We are not just conscious enough to feel Your presence. And right now, Lord, sana ibigin niyo rin kami ng kalakasan na maging consciously aware sa mga bagay na pinapahalagahan niyo, na sa bawat araw na iginigising namin, O God, we seek You first, Panginoon. We constantly converse with You and we meditate on Your words. Lord, thank You for allowing us to be honest sa aming mga nararamdaman. Salamat, Lord, dahil binibigyan mo kami ng gift of friendship with You, kung saan pwede namin sabihin lahat ng nararamdaman namin sa inyo. Lord, salamat dahil muli
As we start our day today, gagamitin mo kami, Panginoon, upang mag-shine sa ibang tao at makita nila na may Diyos na buhay. At Lord, yung mga pain na nararamdaman namin, maging fuel ito, becomes passion, Lord, to know you more, to seek you more, Panginoon. Lord, salamat muli. Kayo po ang maluwalhati sa araw na to. Sa matamis na pangalan, Jesus. Amen. Thank you.